babandera ka lang para may masabi ka. At tatandaan po natin, ito ay foreign relations. Oo, siya lamang ang dapat magsalita. Hindi kasama ho si Vice Presidente dahil si Vice Presidente ay hindi presidente. Si Presidente ang architect ng foreign relations. Kasi, para klarado ang sinasabi mo at hindi tayo nagmumukhang katawa-tawa sa global stage as well as nagkakasisihan. Ang iniisip ko nga, kaya siguro hindi siya makapag kausap doon sa China, hindi nga niya makausap yung leader dito na nandito lang sa Pilipinas ha. Paano yung diplomasya pa na iba yung lahi yung kausap mo? Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Alam mo, Admar, lahat ng mga proof tungkol dyan sa agreement na andun sa arbitral decision, part of the annexes. Nangyari ang agreement 1999. So, sinong administrasyon yon? Sino ang kalihim ng foreign affairs? Clearly, hindi si President Duterte. Pangalawa, kung ikaw ay nagre-rescind at hindi mo alam kung anong rini-rescind at hindi mo pa nakita kung anong rini-rescind, hindi ba yan may problema ka sa frame of mind mo? I mean, you're the leader of the nation. Nagpa-interview ka. Sinabi mo, rini-rescind ko niya. If there is an agreement, I rescinded that. O period na. O bakit humaba pa ng humaba at tinatanong mo kung ano yung mga yan? Mahirap pag hindi complete staff work kung basta babandera ka lang para may masabi ka. At tatandaan po natin, ito ay foreign relations. Oo, siya lamang ang dapat magsalita. Hindi kasama ho si Vice Presidente dahil si Vice Presidente ay hindi presidente. Si Presidente ang architect ng foreign relations. So, kung nagsalita siya ng ganun, hindi ba dapat tinanong niya sa mga tao niya, pwede bang i-review niyo yung arbitral ruling? Balita ko, nasa annexes ito. Tingnan niyo. Kasi, para klarado ang sinasabi mo at hindi tayo nagmumukhang katawa-tawa sa global stage as well as nagkakasisihan. Kaya nga, ang payo ko sa mga kabataan ngayon na mamalu, dapat tapusin talaga ang pag-aaral. Bitin, kung halimbawa kukuha ka ng kung nag-aspire ka maging presidente, wag lang 2 years. Wag 2 years, wag maging bulakbol. Dapat tapusin yan. At actually, hindi pa dapat magtapos dyan eh. Diba? Si PRRD, pinagmalaki niyan. Pinag-aralan pala niya yung foreign relations, foreign policy pala. Diba? Pinagmalaki niya yun, kung sino yung mga teacher niya. Pero ito bang mga sagutan at galawan na ito, may alam sa foreign relations diplomasya? Hindi, Admar. Ito ay may alam sa politika. Parang sinisira ang Duterte at sinasabi, sisihin nyo si Duterte kasi may gentleman's agreement. Again, ano ang gentleman's agreement? Yan ba'y nakasulat? Hindi po. Ang gentleman's agreement, you shake hands. Salita, word of honor. Sa Tagalog, mamalo, mas maganda. Usapang lalaki. Yan. Talagang you shake on it. And that's it. That binds you. Pero babalik ulit tayo dun sa arbitral ruling dahil ginawa siyang evidence kung bakit tayo nagpo-perso ng arbitral ruling. At naandun, 1999, ang commitment tungkol dyan na naman sa Sierra Madre. So, ano naman ang nangyari sa Sierra Madre? Ako naman, ang pinupunto ko sa mga incheck, huwag kayo naman, nag-reclaim kayo. Kami iisa lang. Pabayaan nyo na yon. Kaya kailangan bumalik sa negotiating table eh. Kasi walang hindi mapapag-agrihan kung kayo'y nag-uusap. Ngayon, kung wala kang telepono ng pinuno ng China at hindi ka makatawag, may problema ka. Kasi among leaders of the world, yung 3 a.m. na pagtawag, napakahalaga. Ngayon, kung wala kang matawagan at kailangan mong dumaan through channels, mahihirapan ka. So, ang question ko dyan, sino katawagan ng Pangulo? Nakakatawag ba sa China o lahat Amerikano? Nakakahiya ba sa isang bansa mamalo sa harapan ng mga bansa, lalo na yung mga dambuhalang bansa,
na nagkakaroon tayo ng awayan at hindi tayo nagkakasunduan patungkol dito. Halimbawa, dito na lang sa issue sa West Philippine Sea. Dahil mayroong pride siguro yung isa na ayaw makipag-usap, pwede naman niyang ipatawag. Pwede niyo ba akong i-brief? Kasi parang sa ibang bansa, nagkakaisa sila. Hmm. Dito, parang ang iniisip ko nga, kaya siguro hindi siya makapag-kausap doon sa China, hindi nga niya makausap yung leader dito na nandito lang sa Pilipinas, ha? Paano yung diplomasya pa na iba yung lahi yung kausap mo? Tama ka dyan, Advar, ha? Biro mo, pwede mo naman tawagan si President Duterte. Alam mo, ang isa ko pa nga ang suggestion, i-convene ang National Security Council. Mm. You have the privilege of the presence of President Estrada and President GMA. Imagine if you share your experiences with the president, the current president. Ang yaman ng experiences nitong mga ito. Dahil lahat ng presidente natutong paano ba tayo makikipagrelasyon sa China at sa Amerika? Ang problema, parang ayaw yata magtawag ng National Security Council at umuwi dun sa hubris, yung pagiging mayabang, kaya ko to. Ang isa pang napakahalaga, sino ba ang may institutional memory dyan? Hindi ba ang DFA? Ba't nawawala ang DFA sa usapan? At lalong-lalo na ba't nawawala ang ating ambassador sa China? Napakahusay nung ambassador natin sa China. He spent all his growing up years in China during his productive years. He was a media person. So maraming connect. Bakit in all this, mas naririnig mo pa si Ambassador Romualdez ng US kisa kay ating ambassador sa China? Wag na lang yung si Ambassador Romualdez, ma'am. Si ano na lang, Tariela. Mas ayun naman si Tariela, ay mahirap naman yan, di ba? Ano ka ba? Spokesman ka? Alam mo, siya ang nag-i-insight. Siya ang nag-i-insight sa lahat. Kaya pag tinitingnan ko yung mga posting niya sa Twitter, talaga nag-i-insight. So, ano role mo? Imbis na ikaw ay Coast Guard. Ha? Coast Guard. Mm. Ano ka, propagandist? Kaya nga parati kong tinatanong, bakit hindi makontrol na ni DOTR yan? Kasi under sa DOTR, dati akala ko sa AFP, pero yung under pala sa DOTR yan, meaning civilian. Mm. Kuminsan nagre-release siya ng defensive positioning, minsan nagre-release siya ng national security. So sa tingin ko, kailangan yun klarado para hindi nag-aaway-away dahil sa mga position that are being made by some other people, not the president. Kagabi, nakausap ko si National Security Advisor ng Duterte Administration, si General Hermogenes Esperon, na busy sa kanyang bagong trabaho bilang chairman of the board ng bangko yun, pero basta nalimutan ko. Pero ang natanong ko sa kanya, gaano kahalaga or mahalaga ba na meron tayong iisang boses or iisang tagapagsalita or kukonti lang or napakarami? Ang nabanggit nga niya, siguro presidente, tapos taga DFA, or pwede tayo mag-designate na lang mismo ng spokesperson. O di kaya, kasi parang siya yata sa kanya ba na nabuo yung Task Force West Philippine Sea. Mm. Pero nakapag-decide sila na ang magiging tagapagsalita mainly ay itong si Attorney Harry Roque, na isang international lawyer din. Pero meron din namang mga pagkakataon na kailangan mo ng mga figures which is hindi kaya ng ano, which is nasa sa military, di ba? Yung mga nakadeploy natin ganito, ganito, ganyan. Pero common sa mga iba, meron lang isang boses talaga. Para, tapos ano pala, weekly or every 2 weeks ba sila nagko-convene sa National Task Force on West Philippine Sea? Hindi ko lang alam ngayon kung ilang beses sila dyan. At minsan, nagpatawag si dating Pangulong Duterte ng National Security Council, kabilang na doon yung mga matataas buhay pa si ano nun, FVR and Pinoy, kasama pa si ERA PGMA. Yeah, mahalaga yun. Mahalaga na ang frequency ng pagsasalita ay naandun kasi evolving itong crisis. I will call it as a crisis already kasi it has elevated into positioning where everyone now is talking about war.
So how do you address that? The president should actually be outside of the duty of doing the public speaking, because there are decisions that he will invariably be making on tayo ba'y makikipagdigma o ano. Ngayon, kung hindi yan na-set up at siya ang nagsasalita, imaginein mo yung decision maker ang nagsasalita. So, napakahirap nun. Kailangan mag-designate sila ng tagapagsalita on the West Philippine Sea.